kayo ma-qualify. So, after ng 5 years, pag nakabalik kayo, ay pwede na kayong mag-ano na E7. Tapos, yung ano daw, yung points ay tumaas ng tumaas. May mga 75 points na applicants last year na bumagsak pa rin. So, ang i-ano nila is as much as possible, mataas yung points nyo para sigurado kayo na makapasok. E7을 하기 위해서는 가장 먼저 준비해야 할 게 사회통합 프로그램하고 토픽. Okay. Yung pinaka-importante sa inyo na malaki ang points niya is yung lengwahe. Either sa KIIP o topic. Naiga itu temennya. Sonon dulu kita naya macam jejobon itu. Tapi, kajang cepatnya ni mana? Perusahaan sajang ugu, kangen aku. So, isa din na pinaka-importante, since mostly ng Filipino nasa manufacturing, wala sa farming, ano, ang relationship niyo sa sadang ninyo ay maganda para makakuha ng support galing sa company mo. Additional din yan na points doon sa points mo. Huwesa에서 필요로 하는 사람에 대해서 E7을 해주기 때문에 회사가 사장하고 관계가 좋고 일을 열심히 하는 사람에만 recommend. 아, qualification 요 hindi lang kayo ang dapat ma-qualify pati yung sadang niyo. Kaya pag maganda ang relationship niyo sa sadang niyo, makakuha tayo ng supports para doon sa pag-collect ng inyong points. 그리고 E7은 예를 들어 회사에 외국인이 E9이 10명 있다 하더라도 한국인 숫자에 따라 가지고 쿼터가 1명, 2명 아주 적다. 'Yung sa mga companies kasi limited ang pwedeng E7. Hindi doon sa number of foreign workers, magbase doon sa ilang Korean ang nandoon. So, kung ilan ang Korean, 'di ba, nag-sign kayo ng papel, makikita natin kung ilan ang employees na Korean, makikita 'yun sa site. So, doon magbe-base kung ilan ang E7 na pwede. E7을 많이 혼자 돌아가지고 두 번째 입국해서 있을 경우에는 우리 회사하고 하면은 우리가 관리를 해줘. 어떤 걸 해라. 회사에서도. 그리고 가장 확실한 방법은 부처 추천을 받는 업체입니다. 고용노동부 장관 추천을 받으면 거의 100%. 그 다음에 산자부 추천을 받아도 거의 100%. So, yung maganda daw na process, yung may mga recommendations. Halimbawa, yung recommendations ng galing labor office ay sigurado na pag nakapasa na kayo doon sa points, so pasada na kayo, makukuha kayo doon. Kaya importante yung sinasabi nga niya, maganda ang relationship niyo sa sadyang. Ibig sabihin, pag hindi lang maganda kayo dahil maganda, ibig sabihin nakikita niya na you are really sincere kayo sa trabaho niyo, na nakikita your simi kayo nagtatrabaho, doon makakuha ng mga recommendations na magpataas ng inyong points. E7은 내가 아무리 한다 하더라도 회사가 첫째 좋아야 돼. 회사가 예를 들어 안 되면은 E7을 넘어가기가 쉽지가 않아. 근데 본인들이 해야 되면 일단 토픽하고 사회통합 프로그램하고 돈을 조금 적응을 해야 돼. 핀아카임포르탄티 포 ay yung ano yung sa language at saka yung mag-ipon kayo kasi ang E7 papunta nga yan sa residence visa, unang-unang titignan ng gobyerno, hindi ka ba maging pabigat in the future, kaya mo bang pamilya mong buhayin, kasi ang E7 pwede makuha ang anak, mga asawa, asa hindi at mga asawa, asawa lang pwede. At kaya mo bang suportahan yan? May pera ka ba? Yung show money na yan, hindi dahil yan ang amount. Yan ay nagpapakita na ikaw ay kaya mong mag-ipon. Kaya mong suportahan kung dalhin mo ang pamilya mo dito. 여러분들이 E7 올 때는 본인들이 토픽하고 사회통합 프로그램을 받아놓으면 회사만 큰 문제가 없으면 E7 전환율이 90%. Basta okay sa company at saka yung company ba ay okay na kukuha ng E7, walang na magandang ano nyo, relasyon nyo at magandang performance ng company, tapos yung sa language nyo ay okay, 90% ay papasa kayo. 그리고 대개 E7은 제조업에서 근무를 하기 때문에 다 소득신고를 할 거야. 사대보험 들어가고. 그게 안 되어 있으면 돼. 만일 혹시라도
내가 회사에서 근무를 하는데 사내보험이나 소득신고를 안 했으면 꼭 해달라고 요청해야지. 아, 예, 예, 근데 yung pinaka-importante pala sa lahat. Dahil yun nga doon sa nagpasis sa amin ng refund ng taxes, nakita namin na marami sa inyo ang hindi nai-record na sahod nyo yun. So halimbawa, imbis na under pangalan ng company na sinasend yung sahod nyo, in-under na lang sa pangalan ng halimbawa yung boss o kaya o kapatid niya, hindi nag-appear yan na ano nyo yun, yung income ninyo yun, ano? Kahit napunta na bayad dun sa pinagtratrabawan nyo. Doon namin nakita marami sa inyo, lalo sa mga inay. Pangalawa, tignan nyo yung sadebong na sinasabi niya. Yung kongkang uyrubohong, yung koyongbohong, yung sanjebohong, at saka ano pa yung isa? Kriko, kubyoga, chuso kubyoga, 2,600 isa. Tapos ang yearly income at least more than 26 million. Pero pa isa, marami sa inyo na yung mga kongkang bohong, may segong pa, may ano pero walang koyongbohong. Kailangan yung apat na insurance na yan nandun. Pag merong isang wala, ano, kasi marami sa akin, kasi yung mga nag-ano ng insurance sa amin, sa Samsung, no? Ang ginagawa ko kasi, pag chinecheck ang pangalan ko, chinecheck ko lahat kung anong wala at anong meron ka, hindi lang dahil gusto mo magkuha ng Samsung insurance. Chinecheck ko ano ba ang meron, nakikita ko, wala kang koyong bohong, nakikita ko, walang inapply ng company na wade bohong sa inyo. So, pag wala yan, nabibigyan kayo ng advice, wala kang ganito. Doon sa sade bohong, kailangan i-check ninyo para meron lahat. Check, patik. Get one and pass. Get one and pass. Okay. So yung mga E7, may mga questions pa kayo? So yung kung minimum diba 5 years sa mga nakadalawang balik na? Oh, pakalong balik ko po ngayon pero iba yung company ko naman. Okay lang, walang problema kasi kinakaon. Hindi lang doon sa company, buong ano mo, buong stay mo ng Korea. Pero syempre, yung status mo doon sa company, malaki ang ano niya, ang influence niya sa application. Yung ngayon na company. Question lang ma'am. May way pa rin po ba kung sakali na wala kang ganong sufficient amount sa bangko, tapos wala ka rin na topic, mayroon pa rin po bang chance, possibility na makapagbalik ka ng visa? Kanyage, parang banggol, yonbongi muzakkan 2,600 안 되면 자격이 안 돼요. 연봉이 최저 2,600이 안 되면 자격이 안 돼요. 바로 안 비난깃 보냐 이용 yearly salary. 당신 아사비 그 보이시용 페라 사방고. 업을 시켜줘야 되는데 회사에서 업을 안 해주면. 오케이. 앙 yearly salary 가세. 네가 사비 냐 빨리 less than 26 million. 가이 메롱 가방이바 니가 당겨. 네 보. 안티나. Yung savings mo kasi, may points yun, additional points. Yung pag-save ng more than 2 years at saka yung may save na amount, may points yan. So ang pinaka-minimum yan is 30M, no? Kahit hindi lang i-7, pati F2, no? 30M ang pinaka-ano. May points yan. So, big sabihin po, okay lang na walang... Okay lang na wala kang savings sa bangko na up to 30 million. Kung mataas ang iba. Kung mataas naman yung ibang makukuha mo, okay. Bilang mga 26 million yung yearly salary. Yung yearly salary natin nasa 36 na. 36.40 pa nga. Kung 점수표를 보고 회사하고 이제 상을 이친구가 필요하냐? 세랑 영호이 바로 마카코에 가는 회사에서 필요한 돈을 회사에서 어떤 돈을 써서는 안 된대. 이슬람 무역 바로 마카코에 가는 거예요. 지금 선원들이나 이런 경우는 선주가 2천만 원까지 쓰면서 이거. 아, 이거 용사 사고냐? 아예, 디바 마이 피닐라판 가요, 잔 카리나. 그럼 신호 방인디 낙 필압, 낙 필압 가요, 바고 알레스. 용 피닐라판 요 나이안. Sila ang mag-communicate sa company nyo. Kasi kahit kulang yung points mo, kung talagang gusto ng company mo na bigyan ka,
ay willing siya nagagastos at makipag-cooperate ang paraan para ikaw mapataas ang points mo. So, lahat ng mga bibigyan na, i-assess naman yan eh, makikommunicate sa company mo, i-assess muna yung possible na points mo, and then makipag-communicate, and then kung nag-agree sila, magtulungan sila para itaas ang points mo. Kaya nga ang sinasabi niya, yung relationship niyo with your boss is very, very important. Dapat time deposit ang dinire-recognize niya. Ipon mong sarili mo. Meron yung mga ibang applicants namin last year, ang inilagay lang doon sa kung saan siya sumasal doon, hindi na nabigyan ng time. So, sila na pong bahala. Sila ang mag-ano. Unless nakilala mo ang head-head ng labor office. Kung kilala mo, mag-ano ka. Pero pag hindi, sila kasi may kilala. E7은 본인들이 점수를 다 알아. 본인들이 자기들이 체크할 줄 알잖아. 자기들이 체크해서 50점 정도가 되면 우리하고 컨택을 해야 돼. 점수가 40점인 경우도 있어요. 근데 회사가 고용노동부 장관 추천이나 산자부 장관 추천을 받으면은 점수에 상관없이 될 수가 있어. 그래서 정상적인 그런 것이 아닌데면은 지금 E7 노동자들이 E9 노동자들 다 알아. 자기 점수 당연히 이건 다 그 공지되어 있기 때문에 나이가 몇 살이면 몇 점, 뭐 그냥 고등학교 졸업하면 몇 점, 소득이 얼마, 몇 점 이게 다 나와. 그래서 정상적으로 잘하는 사람들은 우리를 찾아오지도 않아. 우리를 찾아오는 사람 어떤 사람들이냐? 40점, 50점. 근데 그런 40점, 50점인 사람들이 쉽게 말하면 회사가 고용노동부 추천을 받을 수 있는 건지 뿌리 생각인지 이런 경우에 본인이 토픽이나 사회통합 하다못해 토픽 2급이라도 따르면은 어마어마한 플러스입니다. 그래서 E7은 여기서 일반적으로 설명을 할 수가 없어요. 일반적으로 하면은 크게 도움이 안 돼요. 본인들이 점수가 40점에서 50점인 사람들이 우리하고 해가지고 회사가 주입니다. 한국 사장님이 주입니다. 본인 외국인들 스스로가 내가 대학교도 나왔어, 월급도 3천만 원이 넘어, 나이도 어려, 뭐 토픽도 해. 이러면 점수가 70점, 80점 되는 건 많아. 그런 사람들은 그냥 정시에 자기가 들어가. 회사에서 오케이 말입니다. 근데 회사가 그런 회사들은 되게 회사가 좀 규모가 있는 회사예요. 그 또 그러니까 세상 일이 다 복고를 먹이듯이 이 나이로 와가지고 그렇게 큰 회사로 가는 친구가 있는가 하면은 조그마한 회사로 가는 내가 가고 싶어서 가는 게 그러다 보니까 간 거야. 그런 회사들은 되게 조그마한 회사들은 뿌리기업이나 고용노동부 추천을 받을 수 있어요. 그러니까 쉽게 말하면 고용노동부를 추천을 받을 기계근속 5개월 업종이 있어. 거기에 근무하는 사람들, 거기에 근무하지 않는 사람들은 똑같은 그래서 E7을 우리하고 통화해서 기본적인 우리가 데이터로 뽑아야 합니다. So, ulitin ko yung inaano niya, pag may mga recommendation galing labor office, labor ay 90% makapasok kayo regardless kung ilan lang ang points na, meron kayo. Kaya ang inaano niya, dapat maganda ang relasyon niyo doon sa sadyang nyo. Kasi kung sadyang may gusto, gagawa sila ng paraan na makapasok kayo. Ganun yung sinasabi niya. At saka, yung mga malalaki ang points, there is no need na gagastos na bayaran ng mahal na fee nila. Kaya nga, doon pa lang sa mga vlog ko, nasabi ko na eto, ihanda nyo. Kung meron kayong oras na maganda, may 3 years ka, handaan mo na yan. Ibig sabihin, pag meron ang kanan yan, hindi ka na pwede, kailangan magbayad pa ng mamahal na fee nila. Pero yung mga kahabol na gusto pang mag-E7, na gusto pa kayo ng boss nyo, ang points nyo lang nasa 40-50, yan ang kailangan nyo sila. Kasi sila nga, sabi nga natin, sila yung may mga connection. Kung ikaw ay 30 years ka na immigration officer, sa tingin mo, wala kang connection sa iba't ibang agency ng gobyerno, meron yan. Kaya kailangan natin ang expertise nila. Kaya
kaya nga kayo magbabayad. So yung mga maano pa ang visa, yung long term pa ang visa, matagal ko na po yan binablog. Maghanda kayo. Ibig sabihin, sa vlog pa lang na yan, nakalesen na kayo ng 5-7 million na gastusin pagdating ng araw. Kasi pwede na kayong magdiretso. O interpreter kaya ay ang kailangan mo, magkano lang na naman namang isang araw ng interpreter, no? So, yun, at least mahandaan mo yan. Pati sa pag-save, lagi natin sinasabi, magkano kayo sa yung tiny deposit, kailan 2 year na nagpapayos tayo ng kasi ang mga puwisang mga yan. Paghandaan, pero sa mga kulang ang ano araw, less than 1 year or within, hindi pa lampas ng 2 years kasi ang titignan kasi yung yonbong ninyo, yung yearly income nyo, matitignan is the whole year. Hindi yung pinakalas, hindi. Titignan every month na sinahod mo sa last 12 months. Kaya kung kulang yan, yung sinasabi niya na sila ang magipag-usap sa sadyang nyo para mabigyan ng solusyon kung ano yung kulang. So, kaya uriinan,출입국 공무원 출신이기 때문에 여러분들의 국내에서 체류하는 비자와 관련된 것은 다 우리가 되죠. 근데 되게 결혼 이민자들의 경우에는 큰 문제가 없어요. 몇 군데 체류하는지. 그리고 체류 기간도 뭐 3년씩 주고 그러기 때문에 큰 문제는 없는데 여러분들이 지금 이 나이 아닌 이상은 가족 형성이 최대 관심이 되고 또 이 나이는 경우에는 관심이 있으면은 우리 옆에서 기본 패키지로 조사를 해야 돼. 그래야 우리가 어떻게 하라고 안내를 해줄 수가 있어. 마비비겐 after 낭 assessment, 마비비겐 가요 니들이나 나, 이거 용 타마, 이거 안 꼴랑, 이거 안 다팟 공인. So 나파가 importante 용 assessment. 이니 용, 아이 꼴랑 그 파가사 원 나야. 바하라 가사 부와이 모, 나비겐 가나가 나 opportunity. 이거는 봐. Ma'am, question lang po. Regardless of the amount na babayaran sa kanila, sa pag-assess nila, saka sa pag-ano, kung 100% na gusto ng employer mo na maging E7-4 visa ka, kaya lang hindi nila alam yung paraan, magagarantee ba nila na magiging successful na mapapalitan yung visa? Okay. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi alam ng sadyang nyo, ang process, no, kaya nga yan ang trabaho nila. Ang process ang trabaho nila. So, kung hindi alam ng sadyang nyo kung saan pupunta, kunin nyo lang naman yung number ko. Anong number niya na nandyan sa inyo, sabihin nyo lang sa sadyang, i-contact mo to kasi sila ang expert dyan sa linya na yan. And then, sila na ang bahalan ng sadyang mo na mag-usap at ituruan kung anong dapat na gagawin. So, yung mga ano nyo, kasi meron yung iba na nagpapa-assess sa amin. Actually, yung assessment namin is libre, no? Libre ko nga lang. Actually, magpa-assess kayo sa kanila, may bayad. Yung sa akin na, yung ano yung napapag-aralan ko sa kanila, binibigay ko nga lang ng libre sa inyo eh. Ang ginagawa kasi ng iba, nagpapa-assess sa amin, nagpapaano sa ibang agency. Ako naman, ang magagalit naman sila sa akin. Kasi, kaya nga ako tinuturo. So pag ganyan, yung kung hindi alam ng sadyang ninyo, kung sino ang makatulong, o kaya yung ginagamit nilang agency hindi enough, i-contact nyo sila. E7은 이렇게 보면 돼요. 내가 기본 점수가, 내 점수가 다 본인들이 알아. 본인들이 알아가지고 오려고 해서 가능성이 있는지를 우리가 회사나 이런 거 해가지고 한 다음에는 그 다음부터는 회사하고 우려고 이런 거예요. 본인들은 본인들의 점수나 요건이 해당되는지를 우리가 체크해서 해당 요건이 맞는다면은 그 다음부터는 회사하고 이런 거예요. 회사에서 풀어줘야 돼요. 그러니까 본인들이 예를 들어서 70점이 넘고 그런 점수가 5등점이 되면은 아무 필요가 없지만 점수가 부족한 사람의 경우에는 기본 요건은 갖췄다. 그러면 이제 그 다음부터 회사하고 그런 거예요. 그래서 이게 이 세븐은 제일 중요한 게 보스가 완전 necessary다. 너 필요하다. 이게 그러지 않으면 아무것도 안 돼요. 회사에서 쓰는 거니까. 내가 점수가 100점 만점에 90점이 돼도 사장이 안 쓰겠다고. 그래서 제일 첫 번째는 회사에서 필요한 사람. 그리고 기본적인 요건이 됐을 때 그 다음에
회사에서 그것을 부족한 걸 회사에 거기에 맞춰야 돼. 첫째가 회사 사장이 오케이. 그거 아니라. So ang yun po sa cultural difference sa atin. Minsan sa mga kabayan natin, hindi nila akala nila sila dapat ang sila ang pagpasalamatan dahil employee sila. Pero ito din ang realidad. Ang boss mo is your first customer. Kailangan satisfy siya sa'yo para i-continue ka. Kailangan satisfy siya sa'yo para ikaw tulungan ka ng pagkaka-E7 mo, pag-promote sa'yo. No? So, ang isip natin, kumikita ka dahil sa akin. But in reality, hindi. Ang ano niyan is, first customer mo ang boss mo. Hindi ikaw ang customer niya. Ikaw, pwede siyang makakuha ng worker niya. Pero siya, kung gusto mo tutulong siya sa process sa'yo, siya ang i-consider mo na kliyente mo. Halimbawa ako, client ko kayo. Kung hindi kayo satisfied sa akin, anong gagawin nyo? Ilipat kayo sa iba. Diba? So, ganun din ang boss nyo. You should consider your boss your first client. So, satisfy your boss, then your boss will support you. Pag hindi ganun, dapat magpasalamat ka sa akin, ako ang employee mo, nagtatrabaho, hindi. Nandyan na yan, that's why your hours are paid. But if you want support from your boss, consider your boss your first client. And then he or she will support you all the way through. Yan ang mentality. Huwag po natin yan, I am your worker, I make you money, no. You are the worker, you are being paid by the hour, by your boss, but your boss is your first client. He must be satisfied for him to support you. To some extent. Pati ang ano mo, matulungan ka. Pero pag anuhin mo na different opposite direction, ikaw ang talo, hindi sila. Kasi sila, they can change their employees anytime they want. Pero ikaw, kung gusto mo ang support, make sure your boss is satisfied with your service. Yung Sabi. 가족 주택은 150만 원 샀어요. 150만 원. 근데 ang 150만 원 hindi po yung kasali yung mga ibang mga flight, mga insurance hindi po yan. Yung net per fin nila. Ano nila? Ang dami 100% 더 내. 그리고 150만 원은 계약 때 50만 원. 인정서가 나오면은 ano ha, yung back o ship man nun, hengjong kilang yan. Professional fee. Piyenggi ka tataro. Kung 150만 원은 순수 비용입니다. 여러분들이 가족과 서류를 띄고 공증 받고는 건 다 본인 부담이고, 그 다음에 인정서가 나왔을 때 무범죄 증명, 결핵 검사, 그 다음에 건강 검진까지를 다 자비로 하셔야 돼요. 이게 비싸다면 비쌀 수가 있는데 일을 해보면 그렇지 않아요. 이게 우리가 출장을 어마어마하다. E7 비용은 좀 달라요. 어려운 건 400을 받아요. 400. 근데 쉬운 건 200만 원. 다른 데보다 조금 비싸게 받아요. 비싸게. 우리 기업은 어떤 기업에서 산자가 추천된다든가 고용노동부 장관 추천자가 오는 이런 것들은 사례가 맥시멈 나 뽑아요. 아 힌디야 Next na application niya, idaan niyo sa kanila. Ma'am, yung case ko na binanggit ko sa inyo kanina na 9 months na lang yung remaining visa ko up to September 2023. Gano'n ba kalaki yung chance ng success rate? Okay. 9개월 나만 있는데 혹시 가능성이 9개월
제조업이에요? 아, 마누파처링? 네, 마누파처링. 그러면은 일단은 내 벽을 풀 테니까 우리 그 이거 담당하는 그 실장님이 있어요. 그분이 영어도 능통해. 그러니까 그분하고 한번 컨택을 했어요. 예, 뭐, 신청도 다 했어요. 우리 E7 담당하는 실장님. 오늘 한번 가봤죠. 여기는 이. 이것은 이게 그거 계좌번호는 가족 초청은 내가 하고 E7은 이 사람이에요. 여기 빌려주세요. 전문 분야가 틀려. 여기는 E7. 이번에 또? 어? 제시빈. 이번가? 이또 클래 제시빈. 아파트마다. 마담, 이거 내가 지금 다른 거 하나 봉 사비냐? 이용 사 나인 만 사. 이거 사 이용 assessment. Sila yung makikipag-usap. Oo, sila na ano, magsasabi. Pwede po na with this contact number, pwede sabihin ko sa opisina, silang mag-usap. Meron na, di ba nag-sign ka nung ano, yung opo application? Yun, kukuhinin naman niya yan eh, and then kukontakin yung company mo. Nandun niya yung application, kukunin niya lahat yun. Oo, kasi silang mag-usap. 예. 가족 관계도 서류 자 그리고 가족 관계 서류. 예. 명 신압이냐? 내가 설명을 드릴게요. 가족 관계 서류라는 것은 우리 한국분들 남편분들은 잘 아시는데 한국에서는 가족 관계는요 호적이라든가 이런 걸 띄면은 다 나오는데 이게 나라마다 틀려요. 가족 관계가 내가 필리핀 한 번도 안 해봐서 필리핀 어떻게 됐는지 모르겠어요. 보면은 어느 나라들 간에 호구구도 있고 그러는데 가장 보편적으로 우리가 하는 방법은 나하고 이제 예를 들어 그쪽으로 결혼을 하시면 내 출생증명서가 나올 거 아니에요. 내 출생증명서상에 엄마 아빠가 나오잖아요. 그러면 내가 동생을 조처하면 동생 출생증명서 엄마 아빠가 나오는데 엄마 아빠가 똑같은 거예요. 근데 대부분 지금 필리핀도 마찬가지일 건데 이게 틀려. 왜냐하면 동남아나 이런 데는 그 아무래도 행정이 그때만 해도 뭐 하니까 55세 여기는 55, 예를 들어 엄마 아까 55세, 50세 했는데 동생 거에는 엄마가 53세 뭐 이렇게 틀려. 그러면 그것을 그냥 서류들을 아무 생각 없이 그것만 띄워서 보낸단 말이에요. 그럼 우리가 다 빠꾸로 나요. 그러니까 가족관계 서류를 띌 때 거기서 이렇게 발급을 받을 때 확인을 해야 돼. 꼭 체크를 해야 돼. 이것도 그것도 똑같은 거예요. 그리고 번역 공정을 꼭 받아야 돼. 옛날에는 영사 확인을 요구를 했는데 아니면은 필리핀 외무부에 아포스틸 같은 걸 요구를 했는데 그냥 번역 공정만 해도 돼. 그래서 가장 보편적으로 할 수 있는 게 호적 등록, 아니 출생증명서. 근데 사촌을 때 초청을 해야. 어? 그럴 적에는 할아버지 할머니 것까지 가야 돼. 왜냐하면